Bunga ng kabanalan ng kanyang buhay, si Maria ay nagkamit ng katuparan ng pangako ng Diyos na hinahangad ng bawat Kristiyano. Ito ay ang makapiling ang Diyos sa buhay na walang hanggan. Ang buhay ni Maria ay naging kapuri-puri sa Diyos, kaya't naging kapuri-puri din ang kanyang kinahantungan. Siya ay malwalhating iniakyat sa langit, kaluluwa at katawan. Sa kasulatan na nagpahayag sa dogma ng Assumption o pag-aakyat sa langit sa mahal na Birheng Maria, isinasaad na ang kalinis-linisang Birheng Maria na di nadungisan ng kasalanang orihinal nang matapos ang kanyang paglalakbay rito sa mundo ay inaakyat ang katawan at kaluluwa sa kalwalhatian ng langit at pinagpurihan ng Diyos bilang reyna ng lahat na marapat lamang sapagkat kanyang anak ang Panginoon ng lahat ng Panginoon na sumakop sa kasalanan at kamatayan. Ang pag-ibig ni Jesus at Maria ay hindi natapos sa kanilang relasyon bilang mag-ina rito sa mundo, subalit nagpapatuloy sa kalangitan. Ang pag-akyat sa langit ni Maria ay hindi para sa kanyang sarili, kundi para upang ipakita sa atin ang kalwalhatiang ating matatamo kung tayo'y mamumuhay ng may pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa Diyos. Nagpapahiwatig ito ng plano ng Diyos para sa kaligtasan ng tao. Itinakda tuwing 15 ng Agosto ang kapistahan ng Assumption. Sa araw na ito, ipinapahayag sa panalangin sa misa na si Maria'y nagbigay daan para sa ating lahat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Ngayon, ang Birheng Ina ng Diyos ay inaakyat sa langit upang maging simula at sunda ng mga Kristiyano at upang maging isang simbolo ng pag-asa at ginhawa sa mga taong naglalakbay patungo sa kabanalan. Si Maria ay iniligtas ng Diyos at ngayon pinapupurihan sa langit.